Hello guys, welcome sa aming YouTube channel. So ngayong araw na to, pupunta kami ng airport. Excited kami dahil ito yung unang pagkakataon na magka-travel. Ay, kumakawis sa likod. Excited kami kasi ito yung unang pagkakataon na magka-travel kami sa Pilipinas na magkasabay. Kasi lagi nagka-travel kami, ako solo, tapos siya kasama yung mga bata. So, kaya ito yung unang pagkakataon. So, ngayon on the way na kami sa metro station para pumunta sa Dubai Airport. So, samahan nyo kami ngayon at ito-tour namin kayo sa pupuntahan namin. Pero malalaman niya mamaya kung saan. Okay guys, see you later. Okay guys, so nandito na kami ngayon sa sa Dubai Airport. So, bali Terminal 1 kami. Nakatulog sa biyahe kaya. Nakatulog ako sa biyahe kaya. Kaya para hindi umaandar yung isip ko kung anong sasabihin ko. Yung pumuntahan namin. So, bali ang flight namin ngayong araw ay 7:45. So, ngayon ay alas 4 na ng hapon dito. So, ano ba? 3 hours before the flight. So, para hindi kami din mahirapan. So, pindutin ang button. Yeah, so talagang excited kami dahil first time namin. Okay, so nandito na kami ngayon sa pila. Medyo mahaba yung pila dahil isa lang yung counter ng Philippine Airlines. So baka abutin kami dito ng 12 hours sa haba. Sobra. Joke lang. Mga 1 hour naman. 1 hour and 11 hours. Ganun pa din. yung total niya 12 hours. De, joke lang yan. 1 hour, mabilis ang Pilipino eh. So nakapag-check-in na kami. So 6:45 yung bukas ng gate. So bali gate, letter F. So pupunta na kami doon para tatambay na lang kami. So pala kami, Philippine Airline pal. So sana hindi naman siya late. joke. So kakatapos lang namin sa customs. Yung nag-check ng mga bags namin, naka-check-in na din kami. So ngayon papunta na kami sa gate sa departure area. So kakasakay lang namin ng tren pabalik ng Jebel Ali. ewan ko ba, nalimutan ko na ata, pero sumakay kami ng tren from the other airport papunta dito sa kabila, sa departure area para pumunta sa gate namin. Okay, so mag-shopping muna kami. Happy lang namin yung gate namin. Tapos para makaalis na kami. May konting dinner muna sa Starbucks. Starbucks. So, tinignan namin dun sa board kung anong gate kami pupunta. Kaya lang wala pang information. So, maaga pa naman. 5:45.
So 6:45 pa mag-open yung gate. So babalik kami mamaya doon sa menu board. Ano yung restaurant? So dagdag lang, abangan nyo pala. May bago kayong aabangan sa amin. Hindi pala sa akin. Sa akin lang pala. Okay. So lalabas na kami, ipapakilala na kami sa TFC, sa K-World. Siya, pero ako na sa likod ng camera. Di ba, sabi nga every month success behind, basta yun na yun, alam yun na yun kung ano yung ano yun. Every month success is behind, ano ba yun? The woman? Basta may ganun kasabihan, di ba? Hindi ko alam kung anong tamang kasabihan. Pero may, wow! Wow. Grabe naman yan. Tibitin kami ng picture na pagkain bigla. Nagbutong tulaw bigla. Okay, so abangan nyo ako sa K-World sa TFC. So malapit na kaming ipakilala. Malapit na yan. So may bago kayong abang artista. Kaya lang ba kapag in-upload mo to, napakilala? No, napakilala na yun. Yeah, siguro baka by the time na ma-upload ko tong video, baka lumabas na yung episode namin sa K-World sa TFC. So abangan nyo guys. So, yung mga nasa Europe at sa Middle East, abangan nyo ako sa K-World. Ako si Marlit Tawa, ang yung bagong resident KDSEN dito sa Dubai, UAE. So, nalaman na namin kung anong gate namin. So, D20, papunta na kami ngayon doon. So, hopefully, hinihintay na kami ng mga tao doon. So, ano na ngayon dito? Time check. It's nawala ang relo ko. 6:40. Inahanap ko yung relo ko, wala siya kasi tinanggal ko nga pala. Tapos hindi ko na siya binalik. 6:40. Ano? 6:40 na. So, ang flight namin 7:45. So, may 1 hour pa kami para tumambay. Okay, hindi pa ba na namin nasabi kung saan kami pupunta? So, pupunta kami sa Cebu. Cebu. Philippines. Cebu, Philippines. First time namin. Oo, napupunta doon. So, exciting! Okay, so papasok na kami ng aeroplano. So, fortunately, kakilala namin yung katabi ko. Kaya pinalayas namin siya. Tapos, ipapalit namin si Butter. So, magkatabi kami. Okay. Ako na camera dito. Bye-bye! Okay guys, so update lang. So, lumipad na yung aeroplano. Lumipad na talaga. Lumungat na yung aeroplano. Kaya rin yung problema, gutom naman. Kaya yung nasa ipapawid na. Nasa ipapawid na lawa pa. Shy there. So time check. It's already 9:15. 8? Ay. Time check 8:15 pala. Mali po, mali. 8:15 pala. So ito yung food ni Butter. So sweet and sour fish yung binili niya. Tapos meron siyang pandesal mula sa pandesal. Pande Manila. Ano to yung adorasyon. Tapos meron yung soft drinks. Tapos meron siyang dessert. Oh, fine. Tinan mo yung ritmo ng nilay. Tapos ito naman yung sa akin. So meron akong chicken bigot express. Ito. Tapos meron din akong pandesal, tapos soft drinks, tapos dessert, and then alam ko naman yung mga yun dyan. Hindi ko alam kung ano to, ano ba to? Salad. Ayan, ito yung sa akin kasi nag-diet ako ngayon. So ayan, kumakain na po siya. Grabe, sakaw. So, pang lima niya na po yan nakain. So hindi ko po siya mabigay na dahil sa kanya gutom na siya. Pang lima yan, parang pwede po kasi ano to buffet. Ano kaya may buffet sa aeroplano, no? Ang saya siguran ko sa buffet. Kasi pwede kang bumalik pa rin. May mga ano. Pero wala pa namang ganong ano yan. Pagkain. Nasa buffet. Okay, so kakain muna kami. Tapos, tulog. Tapos, mamaya nasa Manila na tayo. Oo, so palabas na kami kumain. Pero hindi pa ako kusugi. So, sabihin ko lang ba. Joke. Okay, so ito na yung resulta ng nagutuman. Pero may ano ba ako? May tao tinapay. Kala mo tigas yung tinapay. Hindi kaya nang iipin. Kasi bato yun na.
Paano na ito kakainin? Isa lang minum. Isa pa? Isa lang ba? Ay, hindi ganun pala yun. Ba't di ba sinabi? So guys, malapit na kami sa Pilipinas. So ito yung ibig sabihin na malapit ka na talaga kasi binibigay na nila ito ng customs declaration once na lalapag na kami sa airport. At tapos, mayroon pa kami yung ibibray. SIM card. Kaya, kabayan, saan ka pa? Sa group ka na. Anip. Welcome! So ito yung day 1 namin sa Pilipinas, sa Manila, Philippines. So, matatapos na. Hello guys! Welcome to Cebu, Philippines!